Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Sa mga solid Marsai supporters, shout out kay Rigel Abinedo, Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Luz Pool, Jose Pacificador, Lady B. Sibili3MB, kay Norlin Picatsi, Runa Villalos, Sunny Anya TV, kay Sweet Joy, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Habang si Marco, naabot na niya ang isa sa mga ito. Sinipa niya ito sa panga. Pagkatapos nang mapasandal ito sa puno ng kahoy, pinana na niya ito sa ulo at liig. Umigpaw na din ang dalawang aswang para atakihin itong si Marco. Ang nasa isip ng mga ito, kung hindi nila mapapatamaan ito ng baril, susubukan nilang mapatamaan ito sa mga kalmot at kagat. Habang ang isa pang aswang, patuloy ito sa pagbaril kay Marco. Sinipat-sipat din ito ang kinaroroonan ng isa na may hawak na sniper. Dahil sunod-sunod silang bumulagta dahil sa husay nito sa pagbaril. Pero bago pa maabot itong si Marco, sinalubong na niya ang mga ito ng mga tagpas. Natamaan niya agad ang ulo at braso nung isa, kaya agad itong bumulagta. Pero naabot na siya ng kalmot nung isa pang aswang sa kanyang likod, kaya napaigik itong si Marco at napaatras. Nakita na ito at naasinta ni Jubin sa hawak na baril at agad itong pinaputukan. Bumulagta agad ang aswang nang tamaan ito sa ulo. Ilang sandali pa, tumahimik na ang kapaligiran. Lumapit kagad itong si Marco kay Jubin. Jubin, maaaring may mga darating na mga kasamahan ng mga aswang na ito. Tapusin na natin sila. Mabilis na nagtago ang dalawa doon sa isang mataas na puno ng kahoy habang hinihintay ang maaaring pagdating ng mga kasamahan ng mga aswang na napatay nila. Habang doon sa kuta ng mga rebuilding aswang, nagugutom ang magkapatid na Lito at Larry. Kahit na pinagbawalan ang mga ito ni Marco na lumabas sa pinagtataguan nila, lumabas pa rin ang dalawa at naghahanap ng makakain doon sa gilid ng ilog. May mga tanim kasi doon na saging. Ang plano ng dalawa, lalabas lamang ng sandali at pagkatapos babalik din agad doon sa gilid ng pangpang. Ilang minuto na sinipat-sipat ng kambal ang mga taniman ng saging hanggang sa makakita na din sila ng ilang bunga. Mabilis na kumuha ang dalawang bata at pagkatapos mabilis na silang umalis doon sa lugar para makabalik na doon sa kanilang pinagtataguan. Pero nang palabas sila ng sagingan, may nakita silang ilang mga aswang ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na nagtatago ang dalawa sa kalubluuban ng sagingan. Ilang sandali, nakita nilang huminto sa kanilang tapat ang pitong mga rebuilding aswang. Lumingon-lingon ang mga ito sa paligid hanggang sa sinipat-sipat na ng mga ito ang kalubluuban ng sagingan. Nanatiling nakatago ang magkapatid sa likod ng mga puno ng saging. Kita din nilang sumisingot-singot ang mga ito hanggang sa papalapit na ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Walang anumang dala na armas ang magkapatid. Tanging isang punyal ang dala nitong si Larry. Sa isip ng dalawa, mukhang naamoy na sila ng mga aswang. Sabi agad nitong si Larry, "Lito, naramdaman na tayo ng mga aswang at naamoy. Ano na ang gagawin natin?"
Ang sagot naman itong si Lito na lalabanan na lang ang mga aswang na paparating. Pagkakataon na natin ito, Larry, para maipaghiganti ang kamatayan ng ating mga magulang at mga kaanak. Napaisip itong si Larry, tama nga ang kanyang kapatid. Kaya nang makalapit na ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan at sumisingot-singot, umigpaw agad itong si Lito at dinamba ang isa na malapit lamang sa kanya. Kinubawan na ito sa likod at pinagsasapak ang ulo. Pero mabilis siyang naabot ng aswang at ibinilibag doon sa sagingan. Habang itong si Larry, pinagsasaksak na niya ang isa sa likuran. Agad na napaungol ang aswang at napatalon patras. Hindi ordinaryo ang gamit ni Larry na punyal. Gawa pa ito sa buntot pagi. Kaya nang tamaan ang aswang, napahiyaw ito sa sakit. Kaya pinagtutulungan ng atakihin itong si Larry ng mga aswang. Habang si Lito, tumalo na din ang apat pang mga aswang para atakihin ito doon sa sagingan. Pero agad na napaatras ang dalawa sa mga ito nang makita ang batang si Lito. Dahil napakabangis ang hitsura nito at nakalabas na ang mahahabang kuko sa dalawang kamay. Sa isang iglap, biglang umigpaw ito at inabot ng mga kalmot ang isang aswang. Sa sobrang bilis ng bata, hindi na nito naiwasan ang ginawang pag-atake ni Lito. Bumulagta agad ang aswang nang tamaan sa dibdib. Pati ang isa pa, hindi na nito napansin ang ginawang pagkubabaw nitong si Lito sa kanyang likuran. At pinagkakalmot na ng bata ang likod at batok ng aswang. Tumulong naman agad ang dalawa pang aswang para atakihin itong si Lito. Pero mas nauna pa ang bata na umatake sa kanila. Pati itong si Larry, naabutan niya ng mga wasiwas gamit ang punyal ang tatlong mga aswang na nakalapit sa kanya. Nang tamaan ang mga ito sa braso at paa, agad na napahiyaw ang mga ito at namimilipit sa sobrang sakit. Patuloy na inatake ng dalawang bata ang mga aswang doon sa sagingan. Pero itong si Lito, mistula na itong halimaw. Nagbago na ng tuluyan ang hitsura nito. Buong bangis na pinagkakalmot ang mga aswang. Mas mabilis na din ang mga galaw at kilos nito kumpara sa mga aswang. Kaya walang nagawa ang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, patay na ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanila. Nang tumahimik na ang sagingan, nagpalingon-lingon itong si Lito at Larry sa buong paligid at nang matiyak na wala ng iba pang mga aswang, mabilis silang lumabas sa sagingan, dala-dala ang mga nakuhang bunga at bumalik doon sa kanilang pinagtataguan. Habang sina Marco at Jubin, nasipat na nila ang mga paparating na mga aswang. Ito ang isa pang grupo na galing doon sa kasuluk-sulukan ng gubat. Nang marinig ng mga ito ang barilan kanina, mabilis na bumalik ang mga ito sa kanilang dinadaanan at pinuntahan ang pinagmulan ng putukan. At dito sila dinala sa tabi ng ilog. Nang makita nila agad ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga kasamahan nila, agad na naghiyawan at umaalulong ang mga ito ng napakalakas. Galit na galit ang mga aswang sa kanilang nadatnan. Patay na naman ang kanilang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, nagpalingon-lingon sila sa buong paligid. Baka sakali nasa paligid pa ang may gawa ng pagkamatay ng kanilang kasamahan. Umaangil at sumisinghot-singot ang mga ito.
Pero hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Marco at Juben. Pinaulanan na nila ng pana at bala ang mga aswang. Kaya patay agad ang lima sa mga ito nang tamaan ng magkapatid. Mabilis naman na nagtago ang mga aswang sa likod ng mga puno ng kahoy at pinaulanan ang isang puno ng kahoy kung saan nila nakita na nanggaling ang pagpana. Pinaputokan nila ito ng sunod-sunod. Pero ang hindi nila alam, nasa kabilang puno itong si Juben at nakaasinta na sa kanila. Kitang-kita ni Juben ang mga ito. Kaya nang magpaputok itong si Juben ng sunod-sunod. Sunod-sunod din na bumagsak ang mga aswang. Nagpulasan agad ang mga ito. Mabilis na tumatalon-talon ang mga aswang para atakihin sina Marco at Juben. Nahahati ang mga ito sa dalawang grupo. Ang una, papunta doon sa pinagtataguan ni Marco, at ang pangalawa, papunta naman doon sa pinagtataguan ni Juben. Pero lalong lumala ang sitwasyon dahil mas naasinta sila ng mabuti ng dalawa. Mas napapatamaan sila ng dalawang magkapatid. Kahit na gaano pa kabilis ang kilos ng mga aswang, hindi ito balakid nila ni Marco at Juben. Kaya pa rin nilang patamaan ang mga ito. May ilan naman sa kanila ang tuluyan na naabot ang pinagtataguan ng dalawa. Pero umigpaw na din ang dalawang bata para tuluyan na silang patayin itong si Marco. Tumalon ito pababa sa lupa habang pinagpapana ang mga nakakalapit na mga aswang. Nang tamaan ang dalawa, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at walang inaksayang oras itong si Marco. Mabilis na hinugot ang isang itak at pinagtataga na ito doon